Hello guys, ngayong video, mag-question and answer muna tayo. So, yung kung napanood nyo ang video last time, yung last video natin na na-upload, yung tungkol sa pagsasubscribe sa ating channel. So, mag-subscribe na kayo sa ating channel para meron akong regalo sa aking ate. Sabi niya kasi kung ilan daw ang aking subscribers count, ayun daw ang magiging cash ko. So, magsimula na tayo. Ang tanong niya dito, kapag ba naghahakot na sila ng nesting materials, malapit na daw ba ang mangitlog? Hindi po. Kasi kapag nag-nesting pa lang ang inyong mga ibon, naghahanda lang yan ng kanilang pugad. So, hindi pa yan ang simula, hindi pa yan ang first step para mag-itlog. Pero syempre, nagre-ready yan para sa kanilang future na itlog. So, kapag ganyan ang ibon nyo, hayaan nyo lang sila. At huwag kayong mainip kasi kapag ang ibon nyo ay mag-iitlog, kailangan muna nilang mag-meet. Okay? So, huwag tayong maniwala sa mga sinasabi ng iba na kapag nag-nesting na, eh malapit na mag-itlog. So, nagre-ready lang yan. Kaya nag-nesting mga yan. Okay? So, abangan nyo lang. Kasi ano yan eh, naghahanda sila. After nyan, mag-mate muna bago mangitlog. Okay? Next question. Ang tanong niya dito, price range daw ng mga opaline. So, yung presyo ng mga opaline, depende yan sa gender, depende yan sa kulay, depende yan sa history ng ibon, kung banded ba, or proven ba, kung nakailang clutch na sila, kung nakailang paitlog na, kung ilan na yung edad nila. So, nakadepende yan sa mga experience ng mga ibon. So, syempre, magsimula muna tayo sa kulay. Kunwari, kulay green. Kulay green, tapos isang piraso. So, babase ka ulit sa gender. Kung babae ba yan or lalaki. So, mas mura lagi ang babae kaysa sa lalaki. Okay? Pero, nakadepende ulit yan kung banded or pair. Ay, kung banded or proven. So, nakadepende talaga sa presyo yung history or yung experience ng ibon. Kaya, kung gusto nyo bumili ng ibon ng opaline, yung doon sa pair, kailangan maghanda kayo palagi ng 5,000 pesos kasi dyan ang start ng presyo ng mga pares ng opaline. So, kailangan may budget kayo ng 5,000 pesos, makakabili na kayo ng green na pair. Okay? So, kung gusto nyo ng blue na pair, tapos na blue pair na opaline, kailangan meron kayong budget na 6,000 or 7,000, depende yan, kung banded or proven. Kung mob naman, mob opaline na pair, ang presyo niyan siguro nasa 5,000 lang din. Depende yan sa mga breeder talaga eh. So ang binibigay kong presyo yung aking experience sa mga nabibili kong opaline. So meron ako kasing opaline dito na green, ayun ay 4,000 ko nabili. Tapos yung mob, nabili ko yun ng 5,000. Tapos yung yung green new wing opaline, 5,000 din. So, nakadepende yan sa mutation, sa experience, sa pag-aalaga. Depende na talaga yan sa breeder kung ano yung ipipresyo niya sa ibon niya. Kaya, kung ano yung presyo na binigay sa inyo, huwag nyo nang ibaba. Kasi, naghirap din sila. Okay? So, next question naman. So, ang tanong niya dito, yung proven pair niyang Alps 2 na cock ay lagi daw naghahakot at lagi daw nasa nest box. Kung proven yan, kung nag-itlog na yan sa'yo, hayaan mo na. Kasi alam mo naman na proven na sila, nag-itlog na sila, huwag mo na silang isipin. Pero kung nabili mo sila na sinabi ay proven pair, tapos yung cock mo ay naghahakot or laging nasa nest box, eh dyan na tayo magtaka.
So, kung nasa'yo yan, kung sa'yo yan ano, naging proven, kung sa'yo yan nag-itlog at nagpalaki ng inakay, hayaan mo na sila kung naghahakot din ba yung cock at laging nasa nest box yung cock. Kasi may mga ganyan talaga na pumapalit sa hen, sa trabaho ng hen. Okay? So, kapag ganyan, hayaan mo lang. Next question. Ang next question, ang sabi niya, ano daw mas magandang bilhin? Cockatail or alps? So, maganda naman parehas. Nakadepende yan sa budget mo. Nakadepende yan sa lugar mo. Nakadepende rin yan sa hilig mo. So, kung ako ang bibili, syempre, alps ako. African lovebirds. Kasi ayun ang aking finofocus ngayon. Ayun ang gusto kong alagaan ngayon. So, kung gusto kong bumili ng cockatail, why not? Bibili ako ng cockatail. Tapos, yung sa ano naman, sa tanong niya na, paglalagay daw ng Vetrasen Gold sa may sipon na hand feed. So, ihahalo nyo lang yan sa kanilang, ano, sa kanilang pagkain. Kung binibigyan nyo sila ng pagkain sa syringe, syempre, yung formula, ihahalo nyo doon yung Vetrasen Gold. Huwag masyadong madami, huwag din masyadong konti. Yun tama lang. So, ayun. Kapag may sipon ng alaga nyo, effective naman din ang Vetrasen Gold, pero hindi yan agad-agad e-effect. So, manong araw or limang araw, effective, e-effect na yan. Okay? So, ayun lang. Kung gusto kong bumili ng cockatail or alps, walang problema. Basta kung ano ang hilig ko. Tapos, kung may sipon ang inyong mga alaga, Vetrasen Gold, hihalo nyo lang sa tubig o kaya kung hand feed ang may sipon, ihalo nyo sa kanilang formula. Ganun lang. So, next question tayo. Ano daw ang pwedeng nesting materials kung walang kusot? Siyempre, sanga ng malunggay. Kasi, yung kusot na tinatawag natin ay yung wood shaving. Yung mga galing sa mga gumagawa ng mga furniture. Yung mga kahoy na balat. Yung balat ng kahoy. Ayun ang kusot. So, ayun ang tinatawag na wood shaving. So, kung wala kayong wood shaving or yung kusot, pwede naman yung sanga ng malunggay. Siyempre, hahanap kayo ng malunggay, puputol kayo, at ayun ang ibibigay nyo sa inyong mga alaga. So, kung wala kayo parehas, yung kusot at malunggay, sanga ng malunggay, pwede yung sa kalapate, yung bato-bato, o kaya yung buhangin na ginagamit pang kalapate, pwede rin yun. So, next question. So, ang next question, nagbibigay pa daw ba ako ng successor pellet kapag nangitlog na ang alaga ko? Oo naman, kasi may mga susunod pang ibon eh. Ay, may mga susunod pang itlog. So, kapag nabibigyan mo pa ng successor pellets ang mga alaga mo, mas mataas ang fertility chance ng susunod na itlog. So, mas okay kasi kahit hindi pa sila nag-iitlog, nabibigyan nyo sila ng successor pellets. Para sa unang itlog, mataas na ang chance na mag-fertile. Ganun lang yun. So, nagbibigay pa rin ako ng successor pellets nung nangingitlog pa si Maha. Kasi kailangan niya yun para tumaas yung success ng, para tumaas yung fertility chance ng itlog. Okay, next question. So, yung next question dito, ang tanong niya ay ano daw yung ginagamit kong pakain kapag naglilimlim na yung itlog? So, pag naglilimlim, bali itlog pa lang yun. Okay lang kahit yung African mixed pa rin kasi wala pa namang inakay. So, ayun ang aking ginagawa. African mixed pa rin. Pero may iba na gumagawa kahit may itlog na, nagbibigay na sila ng pang-inakay na yung binibigay pang inakay, yung tulad ng mga oat growth, ng mga canary seed, ng mga dog food na giniling, yung tulad nga sinabi ni King Red Factor, na kahit may kapag nakitaan na daw ng itlog, doon na daw siya nagbibigay ng mga pang inakay. So ayun, depende yan sa ano nyo, sa tactics nyo kung paano sila bibigyan ng pagkain kahit may itlog pa or wala. So ako, kapag may itlog, doon pa rin ako sa ginagawa ko, yung may African mixed pa rin. Ayun lang, kahit may itlog, African mixed pa rin. So, next question. Okay, last question. Effective ba ang Fertibird sa mga breeder natin? Of course, effective yan kasi naisahan na ako yan.
Ayun nga, dahil nga unang proven ko kay Maha dahil sa Fertibird. So effective siya para sa mga ibon ko, sa ibon ko, sa isang pair ko. Pero kung sa'yo, kung gusto mong itry, wag mo masyadong asahan agad na isang araw mag-mate agad mga yan. So syempre, tsansahan lang kung kailan sila mag-mate kapag binigyan mo ng Fertibird. Okay? Hindi yan yung 100% na inom na, biglang mag-mate, walang ganon. Tsansahan lang yan. Siguro mga 50-50 lang. 50-50 lang tayo. So ayun ang ating last question. So kung may mga question pa kayo, comment lang kayo at sasagutin natin yan through comment or video. Tapos mag-shoutout na tayo. Shoutout kay Jesse Dimaano, kay Ronwald Sarmiento, kay Charles Martinez, kay Mark Hevy De La Cruz, kay Kian Rain Pasamonte. Shoutout din kay Jeyo Generalaw Palarion. Shoutout kay EMC Hub. Mag-subscribe kayo sa kanya, kay EMC Hub, dahil nag-vlog din siya sa Ibon. So, shoutout kay Dan Martinete, kay Kimwell Maranata, kay Kyle David, kay Cesar Lagrosa, kay Yek Horay 05, kay Denny Bert David, kay Movie Channel. Shoutout din kay Leo Manalili, kay Soren Salazar, kay John Dave De Jesus, kay Joselito Rigan, kay Raven Caseda. Shoutout din kay Renz Taduan, kay Gerson Pasqua, kay Prince Kiel Tatel, kay Matet 314. Shoutout din kay Angelino Raimundo. Shoutout din kay Edson Castroverde, kay Kahade Oro Cabinet, kay Marian Buenaventura. Mariem Buenaventura. Shoutout kay Jan Rekla, kay Sammy Sarmiento. Shoutout din kay Jasper Losil, kay Frankie Suva. Shoutout din kay Steven John C. Quiason, kay Raven Alfonso, kay Mark Daniel, kay Romeo Dimaunahan. Shoutout kay Galbert John Malayo, kay Bird Rider, kay Vin Mendoza, kay Sandy Pineda, kay Henry Inco the Second. Shoutout kay Ariel Quijano. Shoutout kay Florence Aquino, kay Sarge BC, kay Movie Channel, nasabi ko na ata to kanina. Shoutout kay Piggy Borromeo. Shoutout kay Ramchan Makatulad, kay Jackson Kaliplip, kay Ezekiel Dison, at shoutout kay Carlo Ocampo. So kung gusto niyo magpa-shoutout, comment lang kayo at isa-shoutout namin kayo kada video namin. Tapos mag-subscribe na kayo dahil konti na lang. Malapit na tayo mag 10,000 subscribers. Ilan na lang to? 738 na lang. Ayan. So mag-subscribe na kayo sa ating channel. Kapag na-reach na natin ang 10,000 subscribers, meron na tayong 10,000 pesos sa ate ko. Alam nyo na. Malaking tulong yung subscribe nyo. Dahil yung makukuha natin, ipapambili natin ng gamit natin, hindi ibon, gamit pang edit, pang para gumanda yung ating yung quality ng ating video. So malaking tulong yun. So mag-subscribe na kayo. Tapos ayun lang guys, ngayong video sana may natutunan po tayong lahat. At kung may natutunan tayong lahat, mag-like lang sa ating video. Tapos ayun, huwag kalimutan mag-subscribe sa. So, salamat sa mga sumusuporta and we'll see you on the next video.